Walang mabubudol, wala rin daw manloloko. Dahil ang isang palengke na nakita namin sa Tawi-Tawi, lahat ng suki, panalo! Ang motto kasi nila dito, ang bentahang tapat, ay pagsasama ng maluwat. O diba, ang kanilang sikreto, abay bukod sa mura at fresh ang mga tinda. Hindi uso dito ang timbangan. Gulat kayo, no? O eto na ha, sabay-sabay natin alamin ang dahilan ng bentahan sa palengkeng walang timbangan. Totoo ang chismis. Inflation is real. OMG! Ang mahal ng bigas! Lahat na nagmamahal. Sana all nagmamahal. Wala nang makain sa pamilyang ito. Hindi na kayaring bumili ng grocery. Dahil lang bilihin ngayon, parang ginto ang presyo. Sa sobrang mahal! Kaya bukod sa pagiging madiskarte, dapat hindi ka rin magpapagulang at magpapabudol. Ang inyong binibili, bukod sa tama ang presyo, dapat tama din ang timbang. Pero dito sa probinsya ng Tawi-Tawi, na itinuturing na The Last Frontier. Dahil ito ang pinakadulong lugar sa katimugang bahagi ng Pilipinas, ang kanilang pamilihang bayan na sentro ng komersyo, ang bulung-bulungan, ang timbangan, hindi daw uso. Ito ang Bunggao Market, na kilala ng halos lahat ng vendors at customer. Tulad ng ibang mga palengke, sa mutsaring paninda ang makikita at mabibili dito. Kung sariwang mga isda at lamandagat ang hanap mo, this is the place to be. Meron sila ditong tindang mga pusit, galunggong, tuna, seaweeds at kung ano-ano pa. Ang Tawi-Tawi, maliban sa mapayapa, masagana din sa pagkain, lalong-lalo na sa lamang dagat. Yung mga pagkain namin, nagmumula pa sa aming mga karagatan, kagaya ng lobsters, ng blue crabs, ng seaweed, at iba't iba pang mga pagkain na masasarap na nanggagaling sa aming karagatan. Pero sa paglilibot ng Rated Corina sa Bunggao Market, kapansin-pansin na ang mga isda at lamang dagat na ibinibenta, hindi na kinikilo o tinitimbang. Bagkus, isinasalansan lang at nakatumpok. At andito tayo ngayon sa pamosong Bunggao Market dito sa Tawi-Tawi. Palakpakan naman! Thank you, thank you. Nandito tayo ngayon for today's video. Alamin natin kung makakabili tayo ng sariwang isda sa halagang, charan, 50 pesos. Dahil sa Maynila, wala. Baka supot lang ang bibili ng 50 pesos mo. O ito, ang balita ko pa, hindi sila gumagamit ng timbangan. May timbangan ba dito? Wala. Walang timbangan. Wala. Talagang ano sila dito. Magkakaibigan silang lahat. Okay. Anong isda po ito? Galunggong, ma'am. Galunggong. Makakabili ako ng 50 pesos na galunggong? Ano bibili, ma'am? Isang tumpok, ma'am. Isa ito? Lahat ito? Lahat yan, ma'am. 50 pesos lang yan? Oo, ma'am. Lahat yan, 50 pesos. Eh, lahat ito, mga 180 yan sa Maynila. Sa Maynila, ma'am? Oo. 4 kilo doon? Oo, 4 kilo doon. Dito, ma'am, mano-mano ang benta dito. Eh, pero hindi na titimbangin. Hindi. Parang alam na nila kung ilan yan. Aba, pabili nga. O, diba? This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ayon sa kwento, ang pangalang Tawi-Tawi galing sa salitang Malay na Jawi-Jawi, nang ibig sabihin ay malayong lugar at madalang mapuntahan ng karamihang tao, lalo na ng mga turista. Ang kasaysayang ito ay isang dahilan ng hindi nila pagkakaroon ng timbangan sa kanilang palengke. Sinusunod pa rin nila ang tradisyonal na konsepto ng barter trade. Isang sinaunang paraan ng pakikipagtransaksyon kung saan nagkakaroon lang ng palitan ng produkto o kalakal kapag nagkasundo na ang mamimili at bumibili sa presyo. At ito ay kanila pa rin sinusunod kahit pa moderno na ang panahon. Sa tingin mo ba pag bumibili ka ng isda na 200? Tingin mo ba lugi ka o tama lang yung nabibili mo? Tama lang. Bakit po? Kasi naman pumura na eh.
Hindi katulad sa ano sa Sambuanga, medyo mahal. Dito okay naman. Kung titingnan sa mapa, hindi hamak na mas malapit ang probinsya ng Tawi-Tawi sa bansang Malaysia kaysa sa Sambuanga o sa Maynila. Kaya bukod sa hindi nila paggamit dito ng timbangan, ang mga paninda dito karamihan galing Malaysia at halos bagsak presyo ang halaga. Mura ang mga bilihin dito sa Tawi-Tawi kasi nagkakaroon ng open trade ang Tawi-Tawi pati Malaysia. Nagkakaroon ng trade negotiations between the provincial government headed by our governor Ismail Mang Aisali with a group of investors doon sa Malaysia. Isa si Rajmer Usman sa OG o original na tindero ng isda dito sa Bonggao Market. At tulad ng ibang nagtitinda, ang kanyang mga inilalakong isda, hindi na niya tinitimbang o kinikilo kundi nakasalansan lang at nakatumpok. Maging ang pagkuha o pag-angkat niya ng mga isdang ibebenta, hindi na tinitimbang at kinikilo. Sinisipat lang niya ang mga ito habang nakalapag sa sahig. Kung malulugi o may kikitain sila sa mapagkakasundo ang presyo. Ang pagbenta namin dito ay estimated, hindi magkilo. Sa panahon ng mura ng isda, mura ang benta namin. Kapag mahal ang isda, mahal ang benta namin. Sa tanang buhay daw ng pagtitinda ng isda ni Rajmer, wala pa daw bumili sa kanya na nagreklamo dahil sa hindi niya paggamit ng timbangan. Kaya marami-rami na siyang suki. Ang importante at mas matimbang sa kanya ay maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Napatapos na din niya ang dalawa niyang mga anak sa kolehiyo. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, kung wala namang bumibili na nagrereklamo, ay wala naman daw problema kung ang mga tindero ng isda sa Bonggao Market tulad ni Rajmer ay hindi gumagamit ng timbangan para makapagbenta ng kanilang inilalako. Pero giit ng ahensya, importante pa rin ang paggamit ng timbangan ha. Ito raw ay para masiguro na ang presyo ng produktong bibilhin nyo tama sa bigat at timbang nito. Sa katunayan, naglunsad ang ahensya ng timbangan ng bayan at inilagay ang mga ito sa mga palengke sa bansa, pribado man o pampubliko. Ito'y alinsunod sa Republic Act 11706 o Consumer Act of the Philippines na naglalayo na maipatupad ang pagbibigay ng tama at patas na presyo sa mga produktong ating binibili. Hindi tinimbang pero hindi naman kulang, ganyan ang kalakaran dito sa Bonggao Market. Nakakapanibago pero sa kabilang banda, nakakabilib dahil posible pala ang ganito. Basta may katapatan at tiwala sa ating kapwa. Legit, there's no place like Tawi-Tawi talaga. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.